Hello mga kapatid, welcome back. Kumusta po tayong lahat mga kapatid? So matagal din tayong hindi nakapag-update sa ating mga pananim, no? No, ang episode natin ngayon ay tungkol naman sa paano ba mag-pruning ng kamatis, magparami ng bunga. Ito hindi ko itinuturo ito, ako ay isineshare ko po ito sa inyo. Kasi base lang naman ito sa aking mga observe, no, sa aking pagtatanim, no. Experiences ko lang naman to, guys. So hindi po tayo eksperto. So disclaimer. So ayun guys, paano ba tayo mag-pruning, no? Pero bago ang lahat, bago natin pag-usapan 'yan. Shout out muna sa aking mga kaibigan. Si Boss Melanie Manuel, si Chief Promo Rekerman. So shout out sa inyo mga kapatid. Sina-shout out ko na rin aking mga kamag-anak. No, nasan man kayong lugar naroroon, nasa abroad. No, aking mga katrabaho, mga kaibigan, no, lahat ng mga viewers natin dito, ng mga organic viewer natin dito, shout out sa inyong lahat guys. So saan man kayo naroroon, mag-iingat kayong lagi. So balik tayo dun sa kamatis, pag-usapan natin kung paano ako mag-pruning. Pakita ko lang naman sa inyo yung update dun sa tanim kong kamatis guys. So medyo may mga bunga na kasi. So tara, tingnan natin. So welcome back mga kapatid. Ito na. Dito na tayo sa mga kamatis na ating itinanim. Na itinanim natin to last January. No? So January, February. So almost 2 months na siya. So may mga bunga na rin siya. Then ito rin yung mga unang episode natin dito, yung unang part. Ito yung na-discuss ko rin sa inyo about paano ba ako mag-trellis. Ang makikita nyo naman dyan, napakatipid, no? Nakatayo sila, ang height nito hanggang dibdib na, so 4 feet na to mahigit. Then na-pruning na rin natin to, yun yung pag-uusapan natin ngayon, kung paano ko ba siya na-pruning. I-share ko lang sa inyo guys, no, kung mapapansin nyo yung ilalim, malinis siya. So wala yung mga sanga-sanga, no, yung mga sucker na tinatawag. Kasi ganito kasi yung ginawa ko. Lahat ng sucker sa ilalim, mapapansin niyo yung mga pinagputulan ko, tinanggal ko mga yan. Lahat ng mga sanga sa ilalim. Kasi para sa akin, sa mga obserbasyon ko, yung mga sucker hindi naman talaga mamimigay, magbubunga ng katulad ng mga ganito, katulad ng mga yan, hindi naman siya magbibigay ng ganyang bunga talaga. Katulad yan, hindi magbibigay yan. Umumunga siya pero isa, dalawa lang. Then yung ibang bulaklak wala na, malalaglag na. So kaya ko siya tinatanggal kasi hindi naman talaga siya magbibigay ng bunga. And at the same time, malakas siyang kumain ng bitamina na nasa lupa, no? So kaya ko tinatanggal para lahat ng bitamina diretso na sa taas. Kasi yung taas talaga yung magbibigay ng bunga, yung mga bandang taas. Eh, tingnan natin. Yan. Katulad nito. Katulad nito guys, lahat ng bunga sa taas, makikita nyo naman na napaka lusog. Malulusog siya. Ayan. Katulad nito. Dami yung bunga sa taas. Ito. Ayan, oh. Ayan. So ang ginagawa natin, guys, na pag-pruning, lahat ng mga sanga sa ilalim, tinatanggal natin yan. At saka lahat ng mga dahon na luma, katulad nito, kinakat na natin. Ayan, ganyan. Ang benefits kasi kapag napupruning yung ilalim guys, tuloy nito, tanggalin natin yan. Yung hangin, malayang maka
labas-pasok dito. Unang-una yon na isang benepisyo. So, maganda yung nalalanghap na hangin dito sa ilalim, no? True and true siya. And at the same time, yung mga insekto, wala silang pamumugaran. Tsaka pag mag-apply tayo ng mga insecticide, madali matamaan yung mga ilalim. So, hindi makatago yung mga insekto. Yan. Tulad niya. Yan yung mga ginagawa natin. Yun siya. Pangatlo, syempre, kapag pinro-pruning natin yung mga hindi na talaga productive na mga sanga, mga dahon, wala nang kaagaw kakain ng vitamin yung itaas. Kasi sa bandang itaas, mamimigay talaga yan ng bunga. So, papakita ko sa inyo yung mga example na mga saker na pinatuloy ko. Tara, tignan natin. So, ito. Pagpapansin nyo rito, malinis yung ilalim yan. Ayan. So, marami siyang bunga. Ayan. Kapalo. Yan yung mga bunga niya. So, meron akong pinatuloy dito na saker. Ito siya. Para may makita tayong halimbawa kung paano siya magbigay ng bunga. So, ito yung naging performance ng saker na to. May mga tumutuloy din naman. Kaya lang, magiging maliliit yung bunga niya. Tsaka, hindi lahat ng bulaklak tutuloy na maging bunga. Hindi katulad nung dito sa taas. Kita nyo naman, kumpul-kumpul. Ayan siya. So, ganun tayo mag-fruit ng kamatis. Magali lang natin itong mga to. Mga dahon sa ilalim. Huwag kayo matakot na i-eliminate yung mga yan. Katulad itong sanga na to, hindi na ito mamumunga ng maganda. Natanggal na yan. No? So, ito. Pinatuloy ko itong saker na to. Makikita nyo yung bunga niya. Wala. Ah, diba? Ayan. Parang malnourished siya. Hindi katulad dito sa main ano niya. Sa pinaka primary puno niya. Ayan. Kumpleto. No? Ayan. Yan yung performance ng ating kamatis na na-prune. O, ayan. Ito, pinatuloy ko to. Kasi alam ko mamimigay ng bunga. Pero tingnan nyo. Lakas kumain ng vitamin yan. Pero dito sa main, lahat ng nagiging bulaklak, kumpleto. Ayan, kumpleto yan. Ito. Ayan, kumpleto lahat. Lahat ng ibinulaklak, naging bunga lahat. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, wala kang makikitang bakas ng bulaklak na hindi naging bunga. So, lahat nagiging bunga. So, ganun siya. Yan. Kailangan natin linisin itong ilalim. Yan. Purun natin yan. Tanggalin natin mga to guys. Kasi, madilim sa ilalim pagtataguan ng mga niya. Masasamang insekto. So, ganun siya guys, ha? So, yun lang. Yun lang po yung aking maishishare dito sa kamatis natin. So, malapit na rin natin itong mapakinabangan. Malapit na. So, yun lang po yung maishishare ko. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta. So, lahat ng aking mga kamag-anak at kaibigan dyan. Shout out sa inyong lahat. So, huwag nyo rin kalimutan i-click at i-like kung video na to. So, yun lang guys. Maraming salamat hanggang sa susunod nating mga video. Ingat po tayong lahat palagi. Shout out, guwapo and guwapa. Bye-bye!